Okay, guys. So, hindi ko masasabing good morning to, guys. Kasi, eto, kitang-kita nyo naman. It's a very bad morning today. Kasi, eto, ayan. Bigla na lang pong nag-check engine yung motor ko. Eto, pakita ko sa inyo. Ayan. Bigla pong nag-check engine yung motor ko. Yung aking Mio i125 ay biglang nag-check engine. At ayan, sakto naman, pag-akyat ko ng tulay, bigla siya tumirik, namatay. First time in history na tumirik tong motor ko na to, pambira. Eh, buti na lang itong si tatay. Nakita ko, nakatigil yung tricycle niya. Sabi ko kung pwede magpahila papunta sa Yamaha. Pumayag naman agad si tatay, kumuha ng tali. Eh, hindi nga namin malaman kung saan itatali. Dito sa motor, buti hindi sa likod tinali. So, ayan. Ayan. Hila-hila po tayo. Parang uulan pa. Huwag naman sana uulan. At ang matindi po nito, guys. Maliban sa hila-hila yung motor ko at parang uulan pa. Parang natatay pa yata ako. Parang hirap na hirap po yung tricycle na hilahin itong motor ko. Ayan. So, ayan po. Sige tay, bilisan ko lang. Ayan. Nandito na po tayo sa may actually itong daan po na to. Ito yung access road na dinadaan ako palabas ng Silang Highway. So dito pa rin naman tayo dadaan. Ayan, palabas po ito ng Robinson Premier sa Silang. So ayan, guys. This is one hell of a day. Ikakat ko muna yung video, tapos mabaya itutuloy ko po, guys, ha? Pag malapit na tayo sa highway at saka pag malapit na sa Silang Yamaha. And so, eto, tatawid na po tayo ng highway. Ayan, hila-hila po tayo ni tatay. So eto, dito ko nalang tinali yung tali ni tatay papunta dun sa tricycle niya. Ayan, tatawid na tayo ng highway. Ayan po, mga kaibigan. Tatawid na. Hindi ko alam kung naririnig yung boses ko kasi maingay. Bali, cellphone lang gamit ko pang video. Ayan. Sige. Nakakagulat pa na pag dumadaan sa humps. Para matutumba. Ayan. Another humps. Stop tayo. Teka lang. Wait lang. Tumigil, saglit, kasi sumiksik yung tali. Sumiksik yung tali sa gulong. Ayan o, may kulay itim sa tali kasi sumiksik siya doon sa gilid ng gulong. Thank you.
Ayan, dito na tayo sa ano, Silang Bayan. Malapit na tayo sa Yamaha. Ano yung problema nitong motor ko? Actually, nag-umpisa to sa ano eh, itong... Ang tagal na nitong ano eh, almost 1 year na siyang ganyan eh. Almost 1 year na siya na parang parang nabubulunan yung andar. Kaya hindi naman siya nag-check engine. Kaya nagtataka ako. Actually kagabi pag uwi ko, medyo lumalala na yung ano niya eh, yung parang nabubulunan eh. Yung ano niya, yung andar niya. Tapos ayun, ngayon ngang umaga, ito. Bigla na lang nag-check engine, biglang namalya. Tapos ayun, namatay na lang bigla. So ito guys, ilang meters na lang, nasa Yamaha na tayo. Sana mapinpoint agad yung problema at maayos. Tayo, Yamaha na. Kaya lang, sarado pa to. Ayun, nagbubukas na. Sakto. Namatay na. So, ito si tatay. Ang nagganda sa akin. Naghila. Namatay. Saktong-sakto sa tapat ng bahay nyo. Magkano po, tay? Okay, matay na. Salamat, ho. So, yun. Dito na sa Yamaha. Sabi ni tatay, bahala na daw. Binigyan ko siya ng 140 kasi lang pare ako eh. So, ngayon, ito. Madali ko na dito. Ay, salamat, ha. Sakto naman. Bukas na. Ayan. Okay, so dito lang tayo. Actually dito binili yung aking N-Max. So ayan, tinignan nila yung ano, yung blink ng check engine para malaman ko yung error code. Sina-check ng technician dito sa Yamaha. Parang sa ano din eh, no? Parang sa kotse din yung merong OBD reader. So pag wala kang OBD reader, gagawin mo, bibilangin mo yung blink ng check engine. Ayan. So ayan, binibilang niya. Charging system. So ayun guys, sabi charging system daw ang lumalabas na problema. So ibig sabihin hindi nag-charge yung baterya, kaya ano. So ayun, pwede naman pala siyang i-kickstart. Hindi ko na isip kanina yung kickstart kasi nag-check engine, akala ko talagang dead na siya. Bali anong sige sir. Tapos ano, baka ma-solve nyo na rin yung ano niya. Lumalakas na yung ano, yung upo. So ayun, maglalabas lang daw sila ng display. Tapos i-queue na tayo dito sa ano, sa service. Para ma-servicean. So, charging system. So ibig sabihin, na-discharge yung baterya natin. Kaya biglang namatay kanina habang nananakbo. And, hindi ko alam kung may kaugnayan yan dun sa kahapon kasi kagabi nung pauwi ako
nararamdaman ko masyado lumalakas yung pamamalian niya nung makina. Tapos nagtataka din ako, parang biglang tumaas yung minor. Yung pag nakatigil ka na, ang taas pa din ang minor. So palagay ko, hindi ko ngayon malaman kung may kaugnayan yun doon. So ang ginawa ko, kasi according dun sa mga nababasa ko, i-reset lang daw yung computer box. So ang ginawa ko, tinanggal ko ulit yung sa battery niya, yung sa battery polo niya, dinisconnect ko para ma-restart or ma-reboot yung pinakaano niya, yung computer box niya. Hindi ko alam kung may kaugnayan yun doon, kung naapektuhan yung charging system. Pero twice ko na yun ginawa eh. Actually, ginawa ko na yun dati. Kasi yun nga yung advice dun sa ibang mga... ayusin dun sa socket, baka maluwag, pero hindi pa rin. So ang duda na talaga is palitan yung rectifier. So ito yung rectifier, ito yung nagko-control na electrical tsaka charging system. Ayan, sira to. Medyo mahal daw to, nasa 950 daw. So ayun guys, confirmed rectifier yung sira ng motor. So kailangan ko mabili ng bagong rectifier. Kaya lang walang stock dun sa Yamaha mismo. So pinapunta ako dito sa Moto Central para dito bumili. Buti na lang may stock si sa rectifier. Papalit din tayo ng air cleaner. Ito.
So, guys, as you can see, I'm back on the road. Ayan po. So, naayos na yung mio natin. And, ayan. Matakbo na ulit. We start na ulit. So, it's morning, di ba? Nakita nyo? Tumihik. Ngayon, eto na. Tumatakbo na ulit yung mio ko. And, pupunta na ako ng office. Well, kalahating araw ako nasa Yamaha, nagpapaayos. Nakita nyo naman dun sa video kanina na antagal inaayos yung motor ko. Hindi malaman kung ano talaga. But of course, ang unang suspect agad nila eh yung, they call that, yung rectifier. And indeed, it was the rectifier who's at fault. Magandahan lang dun sa mekaniko na Yamaha. Itroubleshoot niya lahat na pwedeng pagsimulan ng sira. Kasi nakita niya, bumabagsak yung voltage ng kuryente ng motor niya, namamatay. Kaya naman, dinidiin niya yung, actually ang ginawa niya una, to save me from all those hassle of buying a new rectifier, which cost around 995. Ang unang ginawa niya, nilinis niya yung rectifier ko. Nakita ko yung steel brush niya. Baka daw sa contacts lang nag-use. So nilinis niya, tapos kinabit niya, nakita niya using a voltage meter na ganun pa din, bumabagsak. Pag tumaas naman, continuous tumataas, which is abnormal daw. So ang ginawa naman niya, he suspected na baka daw nag-loose daw yung or lumuluwag daw yung socket. So nilagyan niya ng wire para sumikip yung socket. And then tinatry niya ulit. Nilalagyan niya, in-start niya. In-start niya, tapos tinignan niya ulit through the voltage meter at nakikita niya na normal pa din. May times na kumakarga, tapos babagsak yung karga. Tapos decided to get a new rectifier mula dun sa isang mio dun sa kasa na bago. So kinuha niya, inilagay dito sa motor ko para malaman niya talaga kung yun na talagang rectifier bago niya ako pabiliin. So ayun, find out na talagang rectifier na. So kung wala silang stock, talaga sa Puto Central, which is just nearby. So nakabili ako ng rectifier. 995 nga siya yung talaga. And then I also decided to change the air filter na rin para isang palito na lang. So ayan, ito ngayon. Hindi ko na kailangan ng tali kasi tumatakbo na siya. May start na siya, tumatakbo na siya mag-isa. At saka pinakita naman niya sa akin na maganda na yung karga. Makakarga na naman ayos yung baterya. I assure, though I'm not 100% sure, kasi hindi naman ako magaling sa motor, yung rectifier parang siya yung alternator. Kumbaga sa motor siya, alternator siya. At, so yan, magtagal yung ating rectifier for another 3 or 4 years. Kasi yung motor ko 3 years na po ito, ang aking video, bago ko bumigay yung rectifier, bago siya nag-umpisa nga. Ngayon, ito, marami ko tayo sa office. Monday, makapasok tayo ng kalahating araw. And what a way to start the day. I started the day being pulled by a trike. Actually, hindi ko naisip kanina nung ayaw umandar tong motor, nung tumirik na pwede naman palang i-kickstart. Taan na tuloy siya. Oo nga, pwede naman i-kickstart. Kaya lang, sabi ko, mekaniko. Kahit daw yung kickstart ko siya, titirik pa rin daw siya. Kasi nga, na-drain yung battery. So, ito. Malapit na tayo dito sa office. And just in time for lunch. Nagkaroon tuloy ako ng instant content.
unfortunately guys, hindi ko nakuhanan yung before the incident na tumirik yung motor ko, hindi ko nakuhanan yung nag-check engine siya at saka yung mismo tumirik. Alakuhanan ko yung hinihinatawa na tumirik. Okay, so dito na ako sa office guys. So I'm gonna end this vlog here and I hope you guys learned from it na dito sa aking experience na tumirik na yun nga, one thing to look out for is the rectifier. Okay, so ciao!